Isang mapagpalang araw po ng Friday. Today is June 18, 2021. Once again, a blessed Friday po sa inyong lahat. And shout out po sa sa isang member ng Philippine National Police, Talisay City, dito po sa Negros Island, sa kay Sir Marlon Cabillon. Siya po nag-remind, sabi niya, bakit wala po tayong live na message ngayon. So magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito tungkol po sa learning from Jesus parables. At dito po tayo mag-focus in the book of Luke chapter 11 verses 1 to 13. So babasahin ko po verses 5 to 13 lang kasi mahaba. Then Jesus said to them, suppose a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Verses 9 to 13. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask Him? The Word of God. Sa pag-aaral po natin sa mga parables ni Jesus, atin pong makikita kung paano po siya gumagamit ng mga parabolic method of teachings on different subjects. At karamihan po sa kanya mga parables, it's about related to the kingdom of heaven. Ngunit dito po, he also gumagamit ng parables in response to some questions by his disciples and even by his enemies. At isa sa mga parables po na ito, to respond to a question related to prayer, si Jesus po had been praying in a certain place in Luke 11 verse 1. Nung napakatapos na po siya, huminto na siya sa pagpapanalangin, one of his disciples asked, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Turuan mo kaming mag-pray tulad ng mga taga-sunod po ni John. So, sa pagsagot po ni Jesus sa kanilang mga katanungan, mayroong ginawa si Jesus na at least 3 mga bagay. Una, tinuruan sila on how and what to pray for. Diba? And then, siya po ay nagturo ng isang parable to stress a crucial element kung paano po tayo manalangin. And then he followed up by elaborating what the parable was designed to illustrate. So ang parable po na ito ay known na tinatawag the friend at midnight. At ito po ay nakarecord in the book of Luke 11 verses 5 to 8. So in it, makikita po natin na ini-illustrate, inilarawan ni Jesus ang kahalagahan ng tinatawag na persistence prayer. Okay? So, Jesus answers by teaching a model prayer. Diyan po sa verses 1 to 4. No? So, tinatawag po ito the Lord's Prayer o sa mga ibang ano diyan, tinatawag na Our Father. So, recorded po ito in Luke 11, 2-4. So, ang prayer po na ito serves as an example. So, paano po tayo mag-umpisa at matuto the how and what of prayer? So, how to pray would include simplicity in prayer. So, malalaman po natin dyan na ang tinatawag na what, ano, of prayer should include. So, ito po ang mga kasali po dyan, mga nasa loob po ng ating, kung ano ang ating ipanalangin. Una, reverence for God in His name. Kaya nagsabi dyan, Our Father in Heaven, hallowed be your name. So that's reverence sa karakter po ng Panginoon. And then, praying for the progress of God's kingdom. Your will be done on earth as it is in heaven, di ba?
And then asking for physical necessities. Give us today our daily bread, our need. And meron ding mga spiritual needs na pangailangan natin. Forgiveness of sins, sabi niya. And forgive us from our sins as we also learn how to forgive those who have sinned against us. Luke 11:4. At protection and deliverance, sabi po dyan. And deliver us from the evil one. Yan po ang mga nilalaman pag tayo po ay nananalangin. Now, balikan po natin itong parable of the friend at midnight. So, ang parable po ay ganito. Bigla ka lamang nagkaroon ng bisita or guest at wala kang ipapakain sa kanila. Ngunit alam mong maaari kang pumunta sa kabilang bahay ng inyong kaibigan upang manghiram ng pagkain. Kahit pa sa hating gabi, tulog na at nakahiga pa itong at nakahiga na siya sa kanyang bed, kasama na ang kanyang pamilya, he would normally not help you. Even though you are a friend. Yet, kapag kayo po ay nagpipersist, nagpupursige, he will help you. Yan po ang linalaman ng parable in Luke 11:5 to 8. So the point of the parable is simple but important. So si Jesus po, inilarawan niya, ini-illustrate niya the importance of persistence and praying. Isa po yan sa requirements ng effective prayer. Kailangan ng persistence. Hindi mo alam kung paano ka manalangin unless you learn to be persistent in prayer. So, ang application po ni Jesus sa parable po na ito is the importance of persistence. Yung mga tao lamang who ask, who seek, and who knock, who will receive, and who will find, and have doors open, diba? So ang element of persistence prayer ay implied in the, sabi niya dyan, ask, knock, and also seek, no? Ask, seek, and knock. O yan. Asking, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. So yan ang mga progressive relation between the words. So one normally starts by asking. Then, kapag as they learn more, they begin seeking. And they arrive close to their destination, they start knocking. So, failure po to persist in prayer, mga kapatid, maybe one of the reasons na ang ating mga prayers ay hanggang ngayon ay walang kasagutan. So, remember who it is you are asking. In Luke 11:11-13. So ito po ay mag-i-encourage sa atin to encourage persistence in prayer. Sabi po ni Jesus, siya po ay nagamit ng isang illustration din about earthly fathers and their son. Kapag ang anak ay humihingi ng bread sa tatay, bigyan ba siya ng bato? Kapag naghingi ang anak ng fish o isda, bibigyan ba siya ng tatay ng serpent? Kapag naghihingi siya ng itlog, bibigyan ba siya ng tatay niya ng scorpion? So each of these rhetorical questions, ang kanyang implication, it implies a definite answer na no, hindi yan gagawin ng tatay. Then how much more, sabi ni Jesus, will our Heavenly Father gives us what that which is good? So kapag ang ating mga, kahit nga ang ating mga earthly fathers, kahit pa sila po ay evil, sila po ay masama, alam na alam nila how to give good gifts to their children. How much more will our Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Yan po ang sinabi ni Jesus. So ang reference ng Holy Spirit may relate to the promise of the Spirit. Ang promise po na ito is made by Jesus on other occasion in John 7:37-39. At ang promise na ito was offered by Peter on the day of Pentecost when he said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the Holy Spirit as a gift. Now, Jesus' point seems to be this. If persistence with a friend will prove fruitful, then. So, ang parable, ganito. If earthly fathers know how to give good gifts to their children, how much more will the persistence prove fruitful with our Heavenly Father. So, ang key po, summarize natin sa ating pag-aaral ngayon sa Luke chapter 11 verses 1 to 13, tungkol po sa panalangin or prayer, ito po ang key number one. One has to have acknowledging prayer. Luke 11, 2-4. Key number two, one has to have persevering prayer. Luke 11, 5-8.
key number three, one has to have expectant prayer. Luke 11, 9 and 10. And the last, one has to have believing prayer. Luke 11, 11 to 13. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you. Thank you for this opportunity that we can hear and learn from this parable of the friend at midnight. Lord, teach us to become more effective in our prayers by learning from those principles that we need to have. The principle that we need to have is to develop relationship with you, and we develop persistence when we pray, because these are the keys in order for us to have an effective prayer. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.